Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, hindi na mapigilan ang ICC, hindi na mapigilan ang ating kagalang-galang Pangulo Bongbong Marcos, hindi na rin mapigilan ang taong bayan tungkolo dito sa usapin ng kaso sa ICC nitong dating presidente Digong at iba pa niyang mga kasangkot. Nako po ay matindi, mga kaibigan, dahil kusana ho nagbigay ng latest update ang ICC tungkol dito sa mga dokumento na pinadala, nahawak na po ng Malacañang, nasa kamay na ho ng ating presidente, mga kaibigan. Kaya't hindi ho mapigilan ang ICC, hindi mapigilan ang taong bayan, hindi na rin mapigilan ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Nako po, ay matindi ito. Mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyong kalaman ay nung mga nakaraan na administrasyon sa pamumuno ng ating dating Presidente Digong. Dating Presidente Digong. Marami ho ang nagtatanong. Kaunting paalaala lang ho. Dito sa mga nagtatanong ng mga mahal kong taga-subaybay, at siyempre marami yung nagbibigay ng anumang komento diyan no sa comment section, bakit hindi nag-file ng kaso ngayon panahon ng dating Pangulong Bongbong Marcos itong tungkulo dito sa usapin ng drug war. Mga kaibigan, may nag-file na po noon diyan ho sa ICC, kaya't hindi na po pinal dito sa panahon ng ika nga po'y panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil para diretso-diretso ho at tuluyan ang gumalaw, hindi po masira kung anumang investigasyon mayroon diyan ho sa ICC. Yun po ang nakuha nating mga impormasyon. At ngayon no, ay good news. Maganda po ang galaw ng ICC, gumagalaw, at nagkaroon nga po ng latest update dito ho sa ika nga po ay nalalapit na paglabas ng warrant of arrest. So, mabuti ho tayo ay nagkakaintindihan, mga kaibigan, at ito po mga ito, mga biktima ng drug war before, ay marami din po ang nagtatanong kung bakit daw hindi sila nag-file ng anumang kaso kay dating Presidente Digong noon siya ay nanunungkulang pa. Yung iba ho ay hindi nag-file dahil ayon ho sa mga nakuha din nating impormasyon ay takot sila. Takot mag-file at may banta sa kanilang buhay. At yung ibang nag-file ho naman ang kaso, mga kaibigan, dito kay dating Presidente Digong at sa mga kasangkot niya, ay na-dismiss po ang kaso. Ito yung mga nag-file ho, mga kaibigan. Bakit ito na-dismiss? Ay siyempre siya ang nanunungkulan noon, mga mahal kong taga-subaybay. Hawak niya ang Department of Justice, hawak niya ang PNP chief, hawak niya ang korte, hawak niya po lahat. Kaya nag-file ho sa DOJ ang mga complainant ng biktima ng drug war ng mga kaanak, na dismiss ho, mga mahal kong taga-subaybay. Nag-apila po sa Supreme Court, ay na dismiss ho, mga kaibigan. Kaya wala po silang matakbuhan noon na anumang korte, Department of Justice, hawak ni Digong, hindi makatakbo ang katulad kong maliliit na taong bayan, lalong-lalo na itong mga biktima ho ng drug war na nag-file ng mga kaanak. Tumakbo sa Supreme Court, na dismiss ho ang kaso, mga kaibigan. So, in relation doon po sa mga nagtatanong kung bakit hindi po nag-file noon
at yung iba ho ay nag-file, iyan po ang mga kasagutan. Importanteng malaga, mga mahal kong taga-Subaybay, itong inyong mga katanungan ang aking sagutin dahil very important po ang inyong mga public opinion. Sa pamamagitan po ng inyong public opinion, kasama ko kayo dito sa ating pakipaglaban kung ano man ang pinaglalaban natin dito tungo po sa ika nga po'y justisya o katotohanan na mga biktima ho ng drug war. Okay, kita nyo ho, si De Lima, isang senador na, isang abogado, isang dating Department of Justice, nagawa po o nagawa pa nilang taniman ng anumang ebidensya. How come na itong maliliit na ating mga kababayan na parang manok lang na kinikitil ang buhay? Oh, ay maliwanag ko sa mga nangyayari noon. Hindi ka magagalaw. Pag gumalaw ka, tataniman ka. Oh, katulad ni itong si Dilema. Oh, ay nagwagi ho. Oh, di ba? Dahil hinarap niya ang kaso sa pamamagitan po ng turo ng matibay na ika nga po yung mga tanim na ebidensya. Tatlong kaso ho, pinawalan sala dahil pawang mga fabricated tanim ang mga ebidensya na kagagawan nitong mastermind, arkitekto ng war on drugs na si Duterte at siyempre itong co-architect niya na si Bato at iba pa niyang mga kasangkot. Itanim natin, alalahanin, isang senador yan, isang abogado. How come na itong ating kapwa maliliit na katulad kong mamamaya na yung iba ay biktima ng drug war? Parang basura lang ho, tinatapong kung saan at inaapakan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Kaya alam ko po mga kaibigan, hindi mapigilan ang taong bayan. Kaya sinasabi ko nga, hindi mapigilan ang taong bayan, hindi mapigilan ang ICC, hindi mapigilan si Pangulong Bongbong Marcos. Unahin po natin dito, hindi mapigilan ng ICC, mga kaibigan, dahil nagkakaroon na po ng coordination, proper coordination sa ating pamahalaan, mga kaibigan. Alam ko sasabihin ng iba na kontra. Bakit papapasukin ng ICC? Wala naman jurisdiction. Tingnan po natin ang stand dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa po tayo ako, hindi pa ako nakukonklod. Hindi ko lang po alam itong ating mga mahal na taga-Subaybay. Hindi ko naman po kayo pwedeng pangunahan. Based my own perception ho, sa aking sariling pananaw. At siyempre, nagbabate rin po tayo sa mga batikan na mga analyst. At nagbabate rin po tayo sa magandang galawan at pinapakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay magbabago po ang kanyang posisyon dito sa paglabas, sa aktual na lumabas na ang warrant of arrest. Abangan po natin yan, mga kaibigan. Kaunting padaan, kung nasasabi niya po na ika nga ay hindi papapasukin ang ICC at hindi pagsisilbihan ng warrant of arrest, yan ang last na binitawan niyo po. Tingnan po natin kapag aktual na hawak na ang warrant of arrest. Diyan po, alam po natin, itaga po natin sa bato. Magbabago po ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na kayang pigilin sapagkat marami ho ang mga nangyari na. Na ika nga po'y dapat na talaga panahon na panagutin ang ating kasalukuyang, ang dating Pangulong Digong. Unang-una, pagkataon niya, nakatanim sa puso at isipan ng taong bayan ang pinagagagawa ng mga Duterte sa administrasyong Bongbong Marcos at sa Republika ng Pilipinas. Nakatanim din sa puso at isipan ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang hindi magandang galawan nitong dating Presidente Digong. Ano yun, mga kaibigan? Unang-una, pinagsisigawan niya na siya ay addict. Pinagsisigawan ni Digong itong at pinagpipilitan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Bongbong Marcos. Hindi makakalimutan ng dating Presidente Digong yan. At ito pa,
itong huli na malaki na isyo. Itong PK na lumalabas na pulburong video na nag-iimbestiga na ho. Mayroong kaukulan, proper na investigation para mapanagot at kasuhan kung sino ang dapat kasuhan. Na tinaon pa po sa suna, nakatanim sa puso at isipan ho ng ating kasalukuyang kagalang-galang Presidente Bumbong Marcos yan. Kaya't hindi kayang pigilan siya. Alam ko ho, nandyan lang ho yan. Alam na ang kanyang sasabihin. Ayon po sa ating, kung magbabatay po tayo sa takbo ng galawan nitong ating Pangulong Bumbong Marcos at siyempre dito sa mga naninira sa kanya ay hindi na kayang pigilin na payagan para arestuhin kapag lumabas ang warrant of arrest dito ho sa dating Pangulo Duterte na galing sa ICC dahil nasabi ko po ang mga dahilan. Nilatag ko na po mga kaibigan. Kaya't kabang-abang ho ito. Tingnan po natin ang final decision, final position dito ng ating kagalang-galang kasalukuyan Pangulong Bumbong Marcos. At ganun din po ang taong bayan. Hindi ho mapigilan ang taong bayan na ipagsigawan diyan ho sa comment section na kailangan nang papasukin ang ICC dahil sa walang kahiyaan, sa walang pakundangan na paninira sa kasalukuyang gobyerno itong DDCit vlogger, DDS, itong Digong, Sara Duterte, mga alipores niya, ay siyempre hindi ho gagalaw yan kung walang utak dito at mastermind. Kaya ang taong bayan ang sinisigaw din, hindi mapigilan ang pagsigaw nila, papasukin na ang ICC. At alam ko ho, mga kaibigan, hindi nyo kayang pigilan ang ICC, mga kaibigan, itong mga taga-suporta ng DDS. Kaya tuloy-tuloy ho ang pagpasok ng ICC, hindi na kayang pigilan yan. Abangan po natin ito. At sa nagtatanong sa paglabas ng warrant of arrest, katulad nga po ng sinasabi ko, ilang tulog na lang malapit na lalabas ho ang warrant of arrest. Ayon ho sa nakuha nating impormasyon. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news, mga kaibigan. Tayo po ay may pinagbabatayan ayon ho sa ating pagtatalakay. Muli po maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Sabay-sabay po tayong kapag may pagkakataon po kayo, pwede po kayo mag-iwan ng anumang public opinion. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.